Ayun, napaindak po tayo sa ating introduction. Ito po yung bago nating intro, guys. So, ngayon po guys, ipapakita ko po sa inyo ang paano mag-estimate ng rib type prevented long span roofing. I-detail po natin yan kung paano po makukuha yung lineal metal po ng kanyang panels at ang bended accessories at attachment accessories, including na rin po yung installation cost. So, dyan lang po kayo guys upang magkaroon po kayo ng idea kung paano po natin na-estimate itong klase ng roofing na ito. Let's go! So guys, ito na po yung roof lamp natin. Nandyan na po lahat yung dimensions based on actual. So, pwede na po tayo mag-estimate. So guys, dito po tayo sa AutoCAD. Mas mabilis po ang mag-layout ng roofing dito. Kaya mas mabilis po mag-estimate dito. So, i-drawing ko po muna yung roof plan para hindi po kayo malito. So, 14 meters po siya dito sa side. So, 10 meters po dito sa other side. Offset po natin. 5. Ganun po natin yung center. Yung other 5. Ito po yung sa trusses ay hip truss po natin. So, so guys, yan na po yung roof lamp po natin. 14 meters by 10 meters po siya. So, ilalatag na po natin yung roofing. Offset po tayo ng 5.5 po ang haba ng roofing. So, from center. Yan, and then extend ko lang po yan. So, yan po sa isang side, and then dito po sa other side. 5.5 ang haba ng roofing. Yan. Bakit po nag-open na ganyan? Kasi yan na po yung ito na po yung haba ng roofing. Ito po ay roof plan po lamang. Top view lang po ng roof natin. So, ang gagawin po natin, nakita na yun na po niyan, aalisin ko na po ito para hindi po tayo malito yung roof plan. Kailangan lang po natin yung layout. So, alisin ko na rin po ito. One-sided lang po tayo guys kasi times 2 na lang po natin yan. Right? Ayan. Ayan. Hiwalayin ko po para mas madali pong mag-connect mamaya. Ayan. Ito lang po ay punin po natin yung center. So, 2 meters po ito. Ayan na po yung center. Ayan. Okay guys, yan na po yung kalahati ng roofing natin kasi parehas po sa kabila, so ita times 2 na lang po natin. So ang effective width po ng rib type ay 1040 mm, so 1.04 meters yun po yung i-offset natin. So i-offset lang po natin ng 1.04 effective width po ng rib type. Yun, boom, another side. Trim na lang po natin yan.
Yan, tapos in-offset na rin po yung isang side na to. Okay guys, so ang kagandahan po ng riptide ay pwede po natin siyang bite rin. So i-move po natin dito and then rotate. Yun, pwede po natin i-connect ng ganito. Yun, then gawin din natin sa other side. Rotate lang po natin and then move. So ito na po yung cutting list ng isang one side ng ating roofing. So ang haba po ng roofing natin at parehas pa rin po 5.5 meters. So guys, yun lang po kadali ang pag-layout ng panels at ang cutting list po ng roofing natin sa may AutoCAD. Pinakita ko lang po sa inyo ng riptide ay pwede po siyang i-connect o kaya baliktarin. Kasi both end po ay pwede pong umagos ang tubig. Hindi po kagaya nung mas maganda nating roofing na sa susunod ay papakita ko sa inyo kung paano rin i-estimate ito. So ituloy po natin yung pag-estimate. So ang roofing po natin ay meron po tayong 14 pieces sa isang side. So 2 sides po tayo is 28 pieces na 5.5 po ang haba. Meron po tayong 154 lineal meter. Yun, at ang Spanish gutter po natin, nagagamitin po natin ay 24 inches Spanish gutter. So i-total lang po natin yung 14 meters plus 15 meters sa isang side. I-multiply lang po natin ng 2 kasi dalawang side yan. Is equal to 48, i-divide po natin ng 2.2. Bakit po 2.2? Para mayroon po tayong extra. Kasi 2.44 po o kaya 8 feet ang haba ng isang bended accessories natin. Ang equivalent po niya ay 21.8 o kaya 22 pieces po na Spanish gutter. Ang isa po pong bended po na accessories na kailangan natin sa Catroaguas ay yung ribs roll. Ang gagamitin na lang po natin ay 18 inches po na ribs roll. So ang ribs roll po natin ay 7.5 yung haba dito po sa may hip po niya. 7.5 times 4 plus pong yung center po niya is 4 din. So 34, i-divide din po natin ng 2.2, 15.5 o kaya 16 pieces po na ribs roll. So ang price po natin sa panels po na rib type 1040mm at 0.4 po ang kapal, 0.4mm ay 350 per lineal meter po siya. So 154 times 350 isip yung ba rin to 53,900. Wala pa pong discount yan. Bibigay ko po sa inyo mamaya yung discount. So sa Spanish gutter po natin is 22 pieces times 487, 10,714. At sa ribs roll po natin ay 16 pieces times 399 po yan per piece, 6,384. Pag i-total po natin lahat yan ay 70,998 ang total po niya. Yan po yung gross minus 30% po tayo ang maibibigay po natin discount. 21,299.4 minus yung gross po natin, 49,698.6. Yan po yung net price ng rib type natin. So mayroon po tayong attachment accessories. Meron po tayong tech screw, blind rivet, silicone sealant at saka yung touch up paint kasi magagasgas po yung ibang parts so kailangan po natin i-retouch. So ang tech screw po natin ay magbabase po tayo sa lineal meter, 154 lineal meter. I-divide po natin yan, sabi ko po sa inyo sa steel truss dati ay 0.75 ang distance ng steel truss. I-divide po natin yan ng 0.75 times 4 pieces po ang mapupunta sa isang panel po natin. So times 4 is equal to 821 pieces at 22. O kaya gawin na po natin 1,000 pieces kasi minsan marami pong mahulog dyan or masasayang kung hindi po nag-iingat yung ating mga installer. So guys, sa blind rivets naman po tayo, ang style ko po ng pag-estimate yan ay per peraso po ng ating
banded accessories ay 25 pieces po na blind rivet. So mayroon po tayong 22 plus 16 nice red roll times 25 pieces. So 950, gagawin na po natin 1000 pieces. At saka ang silicone sealant po natin ay kung ilan din po yung ating banded accessories, i-divide po natin ng 4. Yan, mayroon po tayong 9.5 or 10 pieces po na silicone sealant. So, at saka yung touch of paint. So, ang texture po natin is 1000 times 1.75 is equal to 1,750. Blind rebates, 1,075 cents po yung isa. So, 750. Silicone sealant, 200 po yung isa. So, mayroon po tayong 2,000. And then, touch of paint is 500. So, ang equivalent po ng attachment accessories natin is 5,000 pesos po siya. Mayroon din po tayong delivery charge na 3,000 pesos. At saka yung installation cost po natin ay 30% based on material price. Price po yun ng roofing natin and accessories. Plus yung attachment accessories ay 16,400 plus po siya. So, ang equivalent po ng roofing natin ay 74,108.18 po siya. Yan po yung price, labor and materials na po yan. So guys, ganyan po ang mag-estimate ng rib type. Sana may natutunan po kayo sa video ito at nagkaroon kayo ng idea kung paano estimate ang rib type. At saka sa mga nagpaplano pong magpatayo ng bahay o kaya yung nagtatrasis sa roofing dyan, huwag niyo po akong kakalimutan. I-contact lang po ako at mag-comment lang po kayo at kayo po ay aking matutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ipatuloy po ang inyong pagsubaybay sa ating mga susunod na video. Sa mga di pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick na po yung subscribe button at yung bell upang sa susunod po nating mga video ay updated po kayo lagi. Maraming salamat po ulit. Ang inyong pong lingkod, Architect Monar.